Matapos nga na lumabas ang balita tungkol nga kay Anthony Davis at ang binabalak ng Los Angeles Lakers na maganap nga ng trade para sa kanya, ang mga fans ng Los Angeles Lakers na nag-disagree dito mga idol ay naglabas nga ng mga statistics kung gaano nga kahalaga itong si Anthony Davis sa team ng Los Angeles Lakers. Sa nilaruan nga ni Anthony Davis mga idol para sa Lakers ngayong season na 37 games, ang kanilang defensive rating ay talaga namang napakataas. Meron nga silang 109.8 na defensive rating, pang number 9 nga sila mga idol, tied kasama ang Philadelphia 76ers. Pero mga idol, kapag nga hindi naglalaro itong si AD para sa Lakers ngayong season, which is 38 games, ang defensive rating na itong team ng Lakers ay 117.6 lamang, 38 in the NBA mga idol, panghuli nga yan. Sila ang pinaka-worst defensive team sa NBA ngayong season kapag nga hindi naglalaro itong si Anthony Davis. Yan nga daw mga idol ang dahilan kung bakit hindi dapat pakawalan or i-trade ng Lakers itong si AD. Napakalaking tulong nga daw nito lalo na kapag naglalaro siya. At ang problema nga lang daw talaga ay nai-injured itong si AD. Kaya nga mga idol, para sa mga ilang Lakers fans, huwag ngang i-trade itong si Anthony Davis. Pero ayaw mga idol, ano bang opinion nyo dito? Dapat bang i-trade na ng Lakers itong si AD or hindi nga? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating next balita, Golden State Warriors natalo nga ngayong araw na ito against nga yan sa number 1 team sa buong NBA na Phoenix Suns. At ngayon nga mga idol ay merong pagbabagong nangyari sa standings dito sa Western Conference. Ang dating 3 seed na Warriors ay naging 4th seed na nga at ang 4th seed na Dallas Mavericks ay naging 3rd seed na nga sa West. Tied nga sila mga idol, 48-29 na record. Ang Dallas ngayon ay mainit, 3-game winning streak, samantalang ang Warriors ay malamig, 4-game losing streak. At punta na nga tayo mga idol para sa ating panghuling balita. Patungkol nga ito sa swerte na namang natanggap ng Los Angeles Lakers ngayong araw na ito matapos nga silang malasin kahapon at bumaba sa 11 seed. Umakyat na nga sila muli mga idol sa 10 seed, pasok na muli sila sa play-in tournament. At yan nga ay dahil sa pagkatalo na itong San Antonio Spurs ngayong araw na ito against nga sa team ng Memphis Grizzlies. Muntiga na nga sila talagang manalo mga idol na mintis lang ni Keldon Johnson ang possible game winner. Natalo lang sila by 1 point at nasayang nga ang pagkakataon nilang ma-solidify ang 10th seed. At ngayon mga idol, Lakers balik na muli sa 10th seed. At bukas nga mga idol, Lakers itatry ngang isolidify naman ang kanilang posisyon dito sa 10th seed dahil may laban nga sila against sa team ng Utah Jazz na kanilang natalo na ng 2 beses ngayong season na ito. Pero anyways mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!